Bayan, please subscribe sa Irwin Tunfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Magandang umaga, General Arevalo, sir. Magandang umaga sa iyo, Erwin, at sa lahat po na nakikinig sa atin. Good morning. Apo, good morning po. Ay, over the weekend nga, sir, talagang medyo nag-trending sa social media ito nga pong larawan ng anak ni Congresswoman Kulyamat ng Bayan Muna. She's a representative of Bayan Muna na napatay nga po sa encuentro with the 3rd Special Forces Regiment ho yata ito. Tama ho ba, sir? Can you give us a little bit of the details kung paano ho nangyari yung encuentro, General, sir? Opo. Ayan po ay ang matagumpay po na encuentrong ito. Opo. Na kung saan nga po napatay itong anak ni Congresswoman Eufemia Kulyamat, ito pong si Jeseline, ano, 22 years old siya po, ay miyembro ng Sandataang Unit Propaganda ng NPA. At ang naging susi po sa tagumpay na ito ay mga impormasyon mismo na galing din sa mga kababayan natin diyan sa Lianga, na talaga naman pong punong-puno na raw, ano, sa ginagawang pang-abuso at panggulo nitong teroristang grupo nito. Kung kaya nga po, nung nagkaroon na laman nila yung presensya nitong mga ito, ay sinumbong po nila dito po sa 3rd Special Forces Battalion. At yun nga po ang naging umpisa ng inkwentro. So after po ng 45 minuto ng bakbakan, ano, matinding bakbakan, ay nagsitakas po itong mga teroristang NPA at iniwanan ito nga pong bangkay nitong si Jeseline. At dahil po dyan, na-recover ang 5 matataas na kalibreng mahabang armas, ano, tatlong AK-47, isang M16, at isa pa rin pong M14 rifle, improvised explosive devices, at saka mga dokumento at paraphernalia na pag-aari nitong komunistang teroristang grupo. So, pagkatapos po niyan, sa kabila ng katotohanan at ang ginagawa naman po natin palagi, ay tinatrato po naman natin ng mabuti ang kung sino man. Kung may nadadakit man tayo o bangkay na nare-recover, yan po naman ay ating tinutulungan upang makuha ng, kung ang bangkay ay makuha ng kanyang mga next of kin. So, ganun din po ang ginawa natin dito, Erwin. Dinala po natin sa isang funeraria, inayos yung kanyang mga labi, at sa tulong pa rin po ng AFP ay naihatid itong mga labi ni Jeseline sa kanyang next of kin. Tinanggap po ng kanyang kapatid kagabi, alas 9 ng gabi. Ang malinaw dito, Erwin, ano, ito ay isang lehitimong inkwentro. Opo. Galing ang impormasyon sa ating mga kababayan. Kita naman po natin yung mga na-recover na mga patataas na kalibring armas. Isang lehitimong bakbakan ito sa pagitan ng security forces at itong teroristang grupo nito. At bagaman masasabi natin, Erwin, na ito ay isang matagumpay na operasyon, ay ganoon, nakikiramay pa rin po ang sandatang lakas ng Pilipinas sa pamumuno ni General Gilbert Gapay dito nga po sa party list congressperson Eufemia Kulyamat sa pagpanaw ng kanyang anak, ano, lalong-lalo na sa ganitong pangyayari, ano. Alam po natin ang damdamin ng at nakikiramay po tayo sa mga naulila, ano, nitong si Jeseline, kagaya ng pakikiramay po natin sa mga pamilya ng mga sundalo na namamatay kung may inkwentrong katulad nito, sapagkat sila man ay nawawala ng ama, ina, kapatid, ano, kuya, ano, sa pakikipaglaban dito sa mahigit ng 5 dekada na ito, na isinulong nitong si Jose Maria Sison, na napakasarap naman ang buhay doon sa ibang bansa. Samantalang ang mga tao na kanilang nalinlang, kagaya nitong anak ni Congresswoman Kulyamat, ay nandun sa bundok at namamatay sa paglaban sa tropa ng pamahalaan sa pagsusulong ng isang ideolohiya na isinuka na sa ibang bansa. Alright, hindi naman po itinanggihan na mukhang aminado naman si Congresswoman, sir, na miyembro talaga ng New People's Army ang kanyang anak. Pero ano po ang reaction niyo rito, sir, sa kanyang pahayag na quote-unquote, sir, ha, sabi niya, alam ko na gagamitin ng militar ang kanilang pagpatay sa aking anak para lalo pang maglubid ng kasinungalingan sa Bayan Muna at Makabayan Block, pero naninindigan kami sa katotohanan at di malulutas ng kanilang mga buladas at kasinungalingan ang ugat ng mga problema sa bansa. Ano po ang reaction niyo dito sa kanyang pahayag, General Arevalo, sir?
yan po ay malinaw na kasama na naman sa kanilang ginagamit na propaganda. Hindi po natin na ikinatutuwa na merong namamatay tayong kapwa Pilipino sa ganitong mga pangyayari. Tayo po mismo ay nalulungkot. Lalong-lalo na po, ano, ang nakakapagtaka lamang dito, eh, pilit pa rin nilang iniugnay na ito ay buladas ng sandatang lakas ng Pilipinas. Sabi nga po sa wikang Latin, res ipsa loquitur. That thing will speak for itself, ano? Kung ang kanyang kanyang anak ay tila parang lumalabas sa kanyang pananalita, ano, pasintabi, ano, eh parang ipinaubayan niya na gano'n, ano, contrary, ano, dun sa kahilingan ng mga nagsusumamo at umiiyak na mga magulang ng Hands of Our Children, natulungan nila, ano, itong sa mga makabayan black na sila yung sinasabi nila na naniniwala sila sa simulain itong mga NPA at hindi nila maitakwil-takwil, ano, at hindi nila makundi-kundina, ay kung sila'y naniniwala, ay bakit hindi sariling mga anak nila, ano, ang pasalihin at hindi yung mga anak ay nag-aaral at nagpapasarap sa ibang bansa, samantalang yung iba ay namamatay. In fairness, kay Congresswoman Kulyama, ay ang kanyang anak ay nandoon at namumundok, ano? Subalit, magkaganon man, ano, hindi natin ito ikinatutuwa na merong namamatay na Pilipino sa kapwa Pilipino. Tapusin na po natin itong panlilinlang nilang ito at itong mga nasa kamakabayan black, tumulong na po sana sila, no? Kung meron silang nalalaman upang mabalik na sa kanilang mga magulang itong mga na-recruit na terorista ng grupo. Major General Edgar Arevalo, AFP spokesperson. Sir, maraming maraming salamat. Magandang umaga po. Ingat po kayo and stay healthy, sir. Salamat po, Erwin. At happy 157th birth anniversary po kay God Andres Bonifacio. Thank you po, sir. Magandang umaga. Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.